ating pag-aaralan ang paggamit ng mga bagong natutunang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at pagtatanong ng tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Ito ay may mga mahalagang kasanayang pampagkatuto na nagagamit ang mga bagong natutuwang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa paggamit ng mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at makapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart o mapa. Halina't pakinggan mo ang babasahin kong teksto. Ang teksto ay pinamagatang Kabayanihan ni Enteng. Noong 12 ng Hulyo, taong 2000, isang kagimbal-gimbal na trahedya ang nangyari sa Payatas, sa lungsod ng Quezon. Umabot sa halos 12,000 naghihikahos na pamilya ang napinsala nang gumuho ang dambuhalang bundok ng basura. Pinatay ang umabot sa 217 tao ang namatay sa pangyayaring ito at maraming pamilya ang nawala ng bahay. Ang mga pangyayaring ito sa Payatas ay nagpakilala sa kabayanihan ng isang batang bayani na si Vicente Enteng Tagle. Nang mangyari ang trahedya, si Enteng ay 10 gulang pa lamang. Si Enteng at ang kanyang pamilya ay nakatira sa tambakan ng basura. Dahil sa kahirapan ng buhay, namulat siya sa maagang pagtatrabaho. Ngunit kahit salat sa maraming bagay ang bata, mulat si Enteng sa kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang pamilya at kapwa. Panganay siya sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Rosalinda na dating tumutulong sa isang daycare center at Stimson na isang construction worker. Nang mangyari ang pagguho ng bundok ng basura, agad na naisip ni Enteng na kailangang maging ligtas ang kanyang 1 gulang na kapatid. Kaya sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, mabilis niyang pinuntahan sa kwarto ang kapatid. Iyakap niya ng maigpit ang kapatid habang naririnig nila ang nakabibinging pagguho ng bundok ng mga basura. Pagkahahon nila ay tuluyan ng gumuho ang kanilang bahay. Pagkatapos ay narinig naman ni Enteng ang pag-iyak ng 8 gulang na bata na si Kikay, ang kanyang kalaro na natabunan na ng mga guho. Noong Setyembre taong 2002, isa si Enteng sa itinampok sa Reader's Digest Everyday Heroes bilang The Little Rescuer. Siya ang kauna-unang Pilipinong napabilang sa Everyday Heroes. Kahanga-hangang isipin na ang isang batang katulad ni Enteng ay nakapagligtas ng buhay ng mga kapwa rin niya bata. Kaya nabibigyan kita ng ilang sandali upang sagutin ang mga katanungan. Isulat ang iyong sagot sa papel o kwaderno. Maaari mo rin ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Bilang isa, paano na ipamalas ni Enteng ang kabayanihan sa kwento? Bilang dalawa, kung ikaw si Enteng, gagawin mo rin ba ang katulad ng ginawa niya? At bilang tatlo, bilang isang bata sa 5 baitang, sa paanong paraan ka maaaring magpamalas ng kabayanihan sa ating bayan? Halina't iwasto natin na may katapatan ang inyong mga sagot. Narito ang halimbawang kasagutan. Bilang isa, paano na ipamalas ni Enteng ang kabayanihan sa kwento? At narito ang halimbawang sagot. Naipamalas ni Enteng ang kanyang kabayanihan sa pagliligtas ng buhay ng mga kapwa niya bata nang gumuho ang dambuhalang bundok ng basura sa Payatas sa lungsod ng Quezon. Bilang dalawa, kung ikaw si Enteng, gagawin mo rin ba ang katulad ng ginawa niya? Narito ang halimbawang sagot. Kung ako si Enteng ay gagawin ko rin ang kanyang ipinakitang kabayanihan. Handa akong iligtas ang sino mang nasa panganib na sitwasyon dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ko sa aking kapwa. Bilang tatlo, sa paanong paraan ka maaaring magpamalas ng kabayanihan sa ating bayan? Narito ang halimbawang sagot. Bilang mag-aaral sa 5 baitang, maipamamalas ko ang aking kabayanihan sa ating bayan kung pipiliin kong maging responsable at kapag
pakikipakinabang sa aking kapwa at bansa. Ngayon naman ay pansinin mo ang mga bagong salitang ginamit natin sa kwento. Basahin at pag-aralan mo ang sumusunod na mga salita at ang mga kahulugan nito. Alam mo ba ang mga kahulugan ng mga salitang ito? Halina't pag-aralan natin. Gimbal-gimbal. Tahedya. Tagihikahos. Napinsala. Tambuhala. Kalanos-nunos. Kabayanihan. Namulat. Salat. Umanga. Kapag sinabi natin kagimbal-gimbal, o ay nangangahulugan na kasindak-sindak, kakilakilabot, nakakapanlumo. Ano naman ang trahedya? Ang trahedya ay kalunos-lunos o malungkot na pangyayari. Ang ibig sabihin naman ng salitang naghihikahos ay salat sa ikabubuhay, maralita, at naghihirap. Ano naman ang kahulugan ng napinsala? Tama, ito ay nasira. Narinig mo na ba ang salitang tambuhala? Tama, ito ay napakalaki. Pamilyar ka ba sa salitang kalunos-lunos? Ang ibig sabihin naman nito ay kaawa-awa o kahabag-habag. E ano naman ang salitang kabayanihan? Mahusay. Ito ay katapangang may lakip na tibay ng loob upang maisakatuparan ang marangal na hangaring makapagsilbi sa kapwa at sa bayan. Namulat. Ito ay pagkakaroon ng kamalayan o kaalaman sa isang bagay. Salat. Ito ay naghihirap sa kabuhayan o pagkadaralta. At humanga. Ito ay damdamin ng kasiyahan at pagtataka sa nakitang kagandahan o anumang katamian. Mahalaga na matuto ang batang katulad mo ng mga bagong salita. Ito ay upang mapalawak ang iyong bokabularyo. Kapag lumawak ang iyong bokabularyo, magagamit mo ito sa paggawa ng mga pangungusap, mga komposisyon, at maging sa pakikipagkomunikasyon. Sa bahaging ito naman, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbuo ng tanong patay sa mga impormasyong ilalahad sa mga diagram, chart o mapa. Ano ang mapa? Ang mapa ay representasyon ng modelo o kabuuan ng mundo o mga bahagi nito at nagtataglay ng mga katangiang pisikal, pook, lungsod at iba pa. Ano naman ang chart? Ang chart o graph ay paglalarawan na nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi o bilang sa kabuuan. Bar graph, line graph, pie graph, at pictograph ang mga uri ng graph. Halina't pag-aralan mo ang graph na ito. Kung iyong mapapansin, ang larawan ay isang halimbawa ng pie graph. Halina't basahin natin ang mga maaaring itanong batay sa impormasyon mula sa pie graph. Ilan ang budget ng oras ng isang mag-aaral para sa pagtulong sa magulang? Ilan naman ang dapat na budget ng oras para sa paglilibang? Ilan naman ang dapat ilaan sa pag-aaral? Alin ang mas may malaking bahagdan sa budget ng isang mag-aaral? Narito ang mga halimbawang sagot sa ating mga katanungan. Bilang isa, ilan ang budget ng oras ng isang mag-aaral para sa pagtulong sa magulang? Narito ang halimbawang sagot. 25% ang budget ng oras ng isang mag-aaral para sa pagtulong sa magulang. Bilang dalawa, ilan naman ang dapat na budget ng oras para sa paglilibang? Narito ang halimbawang sagot. 10% naman ang budget ng oras para sa paglilibang. Bilang tatlo, ilan naman ang dapat ilaan sa pag-aaral? Alin ang mas may malaking bahagdan sa budget ng isang mag-aaral? Narito ang halimbawang sagot. 50% naman ang dapat ilaan sa pag-aaral at ito ang may pinakamalaking bahagdan sa budget ng isang mag-aaral. Handa ka na ba sa mga susunod na gawain? Halina't, dumako tayo sa unang mong gawain. Gamitin ang mga salitang nasa ibaba upang makabuo ng sariling komposisyon o sariling pangungusap. Gawin mo ito sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Bilang isa, wasto. Bilang dalawa, matapat. Bilang tatlo, waldas. Bilang apat, ibinubulsa. At bilang lima, mapagmatsyag.
Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Maaari mong ipost ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Pagiging mabuting mamamayan at matapat na paglilingkod ni Lito ay sadyang kinahangahan ng lahat sa kanilang komunidad. Siya ay mapanuri at mapagmatsyag lalo na sa mga taong tiwali na ibinubulsa ang kabal ng bayan. Malinis ang kanyang intensyon na paglingkuran ng wasto ang sinumpaang tungkulin. Sambit niya, nasa uli ang pagsisisi kapag nawaldas ang salapi sa mga bagay na walang kabuluhan. Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Para sa bilang dalawa, bumuo ng limang tanong batay sa impormasyon na makikita sa pictograph. Gawin mo ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Muli, bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Maaari mong ipost ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Narito ang limang katanungan na maaari mong itanong batay sa impormasyon na makikita sa pictograph. Una, anong impormasyon ang inilalahad ng chart? Dalawa, ilan ang puno na naitanim ng mga mag-aaral noong taong 2013? Ikatlo, anong mga taon ang magkaparehas na bilang na naitanim na puno? Apat, sa anong taon ang may pinakamataas na bilang na naitanim na puno? At bilang lima, gaano kalaki ang itinaas na bilang na naitanim na puno simula noong taong 2010 hanggang taong 2012? Mahusay ang iyong pinakitang galing, ipagpatuloy natin. Para naman sa iyong ikatlong gawain, gamitin ang mga salitang nasa ibaba upang makabuo ka ng sariling komposisyon o sariling pangungusap. Gawin mo ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Bilang isa, ayuda. Bilang dalawa, pinsala. Bilang tatlo, pondo. Bilang apat, masawata. At bilang lima, tsansa. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Maaari mo rin ipost ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Malaki ang pinsala na dulot ng pandemya sa buong sanlibutan. Ang pondo ng gobyerno ay nabawasan na dahil sa mga ibinibigay nilang tulong tulad ng ayuda. Kung patuloy na hindi masawata ang nakamamatay na virus, malaki ang tsansa na bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa. At ngayon naman, para sa ikaapat mong gawain, masdan ang mapa sa ibaba. Bumuo ka ng limang tanong batay sa impormasyong makikita dito. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel o kwaderno. Bibigyan kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Muli, ipost ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Narito ang mga halimbawang tanong batay sa impormasyong makikita sa mapa. Bilang isa, anong impormasyon ang inilalahad ng mapa? Bilang dalawa, ano ang matatagpuan sa hilagang bahagi ng mapa? Bilang tatlo, gusto ni Lebron na maglaro ng basketball. Saan direksyon siya pupunta? Bilang apat, papasok na si Paolo sa eskwela. Saan direksyon siya pupunta? At bilang lima, pauwi na si Ana sa kanilang bahay.
mula sa paaralan, ano o saang direksyon siya dadaan. Mahusay! Binabati kita at natapos mo ang mga pagsasanay. Sa susunod na aralin ay iyong matututuhan ang pagsulat ng maikling editorial at iba pang bahagi ng pahayagan. Ngayon ay punan mo ang patlang ng angkop na salita batay sa iyong natutunan. Ibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Ang mapa ay representasyon ng modelo, kabuuan ng mundo o mga bahagi nito at nagtataglay ng mga katangiang pisikal, pook, lungsod at iba pa. Ang chart o graph ay paglalarawan na nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi o bilang sa kabuuan. Kaya naman ay basahin at pag-aralan mo ang mga sumusunod na mga salita at ang mga kahulugan nito. Gumawa ka ng isang komposisyon gamit ang mga sumusunod na salita. Gamitin batayan ang rubrics sa pagsulat ng komposisyon. Narito ang mga salitang iyong gagamitin. Naapoy ng nagnat. Parang mantika kung matulog. Igatin. Sabunin. At pumapalakpak ang tainga. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain na ito. Muli, i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At ngayon naman, masdan mo at pag-aralan ang graph sa ibaba. Pumuo ka ng 5 tanong batay sa impormasyong inilahad sa graph. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain ito. Muli, maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Naman, sumulat ka sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na, nabatid ko na, naisasagawa ko na.